Magandang buhay po at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magbibigay po ako ng different questions about polynomial functions as a review for this incoming second quarter examination or second periodical test. So ito po ay part 2 ng aking video about examination or test. Okay, so let's start with number 1 question. Which of the following is an example of a polynomial function? So, yung question po ay naghahanap po dito sa apat na choices na ito, alin daw po dito ang polynomial function? Okay, start po natin dito po sa letter A. F of x is equal to 2 over x squared plus 3x minus 5. Ito pong letter A function na ito is not polynomial function. Bakit po not polynomial function? Kasi po, ito pong kanyang denominator sa 2 over x squared ay mayroon pong denominator na variable. So, kapag ganyan po na nasa denominator yung variable, not polynomial function po yan. How about letter B? F of x is equal to 3x raised to 1 half minus x squared. Ito naman pong letter B, meron naman po siyang exponent na fraction, which is 1 half yung ating variable. So, kapag mayroon pong fraction na exponent yung variable natin, then it is not polynomial function. Okay? How about letter C? F of x is equal to square root of 5x minus 4x plus 6. So, in this case, sa ating letter C, ito po yung ating polynomial function. Bakit po polynomial function? Kasi po, ito pong ating square root of 5, ang may square root lang po ay yung 5. Hindi po kasama itong x. So, meaning to say, ito po ay polynomial function. Tignan po natin itong letter D. F of x is equal to 4x squared plus square root of 3x plus 2. Yung pong is variable x dito sa na letter D ay kasama po as radicand. So, ibig sabihin, kapag yung variable po ay radicand, hindi rin po iyan polynomial function. So, our answer for this question is letter C. Okay, so how about this number 2 question? What is the leading coefficient of the function f of x is equal to 5x squared minus x cubed plus 16? So, ang hinahanap ng problem ay leading coefficient or leading numerical coefficient. So, tignan po natin yung ating function. Ang nauna po dito ay 5x squared minus x cubed plus 16. Ang leading coefficient, yun po yung coefficient ng atin pong highest degree. So, ang degree po nito or highest exponent ay 3. Ito po yung kanyang leading term. So, yung leading coefficient dito ay yung kanyang numerical coefficient. So, ang numerical coefficient po ng x cubed dito ay, since that is minus 1, or minus x cubed, okay, may 1 po dito, kaya ang kukunin po natin ay negative 1. Iko-consider po natin yung operation na minus as a sign. Kaya dito po, ang sagot po natin dyan ay negative 1 ang kanyang leading coefficient. Okay, so how about this number 3 question? How should the polynomial function f of x is equal to 4x squared plus 3x cubed minus 8x plus 3 be written in standard form? So, ang hinahanap ng problem ay standard form ng function na ito. Notice that yung ating degree ng first term natin ay 2 at yung second term natin ang degree ay 3. So, dapat ang degree po o yung exponent should be in decreasing order. So, pababa po sana 3, 2, 1, and 0. So, in this case, yung given po, nauna po yung 2. Dapat mauna po itong 3x cubed. Sa atin pong choices, ito pong A and B, nauna po yung 3x cubed. Sa C and D, hindi po nauna yung 3x cubed. So, canceled out na po itong C and D. So, mamili po tayo dito sa A and B. So, after po ng 4x, ng 3x cubed, susunod po natin ito, 4x squared. So, ito po ay plus 4x squared. Bakit po plus? Kasi positive 4x squared po yan. So, pares po dito sa A and B na plus 4x squared. Then, next po, after po ng x squared ay ito pong exponent na 1. So, minus 8x. So, dapat po minus 8x to kasi kunin po natin yung kanyang sinusundan na sign. So, nasaan po yung minus 8x? So, the same po, minus 8x yung A and B. And then last, ito pong constant natin, plus 3. So, dito po sa ating A and B choices, yung letter A ay minus 3, ang letter B ay plus 3. So, ibig sabihin, dapat plus 3 po iyon. So, ang sagot po natin for this question number 3 ay letter B. Yan po yung kanyang standard form. Okay, so how about this number 4 question? What is the degree of the polynomial function
f of x is equal to x times x cubed plus 4x squared minus 3. In this case, ang ating pong pamimilian, ang degree po ay 1, 2, 3, 4. So kung titingnan po natin dito, ang highest exponent po natin dito ay 3. Baka sabihin po ninyo ang degree po niya ay 3. Take note, mayroon po tayong close and open parenthesis. So bago po natin kunin yung degree, dapat tanggalin po natin yung close and open parenthesis. Okay, paano po? Ang gagawin lang po natin dyan ay by distributive property. So distribute po natin yung x sa lahat ng term dito po sa trinomial na nasa loob po ng parenthesis. Ano po? Kaya yung x times x cubed ay x raised to the fourth power. Ito pong x times 4x squared ay 4x cubed. And then, x times 3 is 3x. So, that is minus 3x. So, yung ating pong leading coefficient dito or leading term natin ay x raised to the fourth power. Ano po? So, yung kanyang degree po dito ay 4. So, nasaan po dyan yung 4? Ito pong letter D. Okay, so how about this number 5 question? Find the x-intercepts of y is equal to x cubed minus 4x squared plus 6 or plus x plus 6. In this case, ang hinahanap po dito ay yung x-intercept. So, paano po natin kunin yung x-intercept? Ang ginagawa ko lang po dito kapag po ito ay multiple choice question, hindi ko nagagamitin yung synthetic division para matest kung ano po yung kanyang factors. Ano po? Dapat kasi kunin natin yung factors ng function na ito, then mula sa factors, makukuha po natin yung x-intercept. So, in this case, meron na po tayong pamilian. Kaya ang gagawin lang po natin dito, isasubstitute po natin yung mga values sa ating pong choices. 1, 2, and 3 lang po yung intercepts po na ibigay. Ano po? So, 1, negative 1, 2, negative 2, and 3, negative 3. So, test po natin itong negative 2 sa letter A. So, kapag ito po, nag-equal to 0 yung ating function, kapag equal to 0, ibig sabihin, yung negative 2 ay x-intercept. Kapag not equal to 0, itong negative 2 ay not x-intercept. So, try po natin yung negative 2. So, y is equal to yung x cube magiging negative 2 cube minus 4 yung x squared. So, negative 2 x squared, then plus yung x po doon ay negative 2 again, then bring down plus 6. Okay, simplify po natin ito. Negative 2 cube, that is negative 8. Then, minus 4. Simplify po muna natin yung negative 2 squared, that is positive 4. Then, you're going to add negative 2 plus 6 is positive 4, kaya plus 4. And then, simplify po muna natin itong 4 times 4 bago po tayo mag-perform ng addition and subtraction. Kaya negative 8 minus 4 times 4 is 16, then plus 4. So, negative 8 minus 16 plus 4, yan po ay negative 20. So, negative 20 po yung lumabas, hindi po 0. Ibig sabihin, yung negative 2 po ay not x-intercept. So, ibig sabihin, pwede po ang kanyang x-intercept ay positive 2 kasi hindi po pwede yung negative 2. So, isa pong x-intercept ay positive 2. Okay? Okay, so itest naman po natin itong 1. Ano po? So, kapag yung 1 ay nag-equal to 0 kapag sinubstitute natin, and then ito po ay x-intercept. So, okay? Lagay po natin yung 1 sa x. So, y is equal to x cubed, kaya 1 cubed, minus 4 x squared, kaya x yan, kaya 1 squared, plus 1 yung x, then plus 6. Okay, simplify. 1 cubed is 1, minus 4. 1 squared is 1, plus 1 plus 6 is 7. Pwede na pong isimplify yung 1 plus 6. And then, simplify po muna natin itong 4 times 1 bago mag-perform ng addition subtraction. 4 times 1 is 4, then plus 7. So, what is 1 minus 4 plus 7? Iyan po ay positive 4. Since hindi po nag-equal yung positive 1, therefore, yung 1 po is not x-intercept. So, yung opposite po ng 1 is negative 1, yun po yung kanyang x-intercept. So, ang x-intercept po dyan ay negative 1. Okay, so about, try naman po natin yung positive 3. Kapag ito po ay nag-equal to 0, then, iyan po ay x-intercept. So, mula po sa ating function, substitute po natin yung 3. So, 3 cubed minus 4 times x squared. X ay 3, kaya 3 squared. Then, plus 3, kasi yung x then plus 6. So, simplify, 3 cubed is 27 minus 4. 3 squared is 9. Then, plus 3 plus 6 is equal to 9. Then, simplify po na ulit natin yung 4 times 9.
That is 36. So if you're going to simplify, 27 minus 36 plus 9 is equal to 0. Since nag-equal to 0 po, nung sinubstitute natin itong 3 na ito, then, therefore, yung 3 po ay x-intercepts. So the x-intercepts are 2, negative 1, and 3. Nasaan po yung may 2, negative 1, and 3? Ito po ay may 2, letter B, may 2, at may 2. Okay? Nasaan po yung negative 1? 2, negative 1, 2, negative 1. Okay? 2, 1 yan. So, nandito. And then 3. So, ito pong letter B yung atin pong sagot. So, negative 1, 2, and 3. Negative 1, 2, and 3 po yan. Okay? Okay, so how about this number 6 example? What is the y-intercept of y is equal to x raised to the 4th power plus 6x cubed minus x squared minus 6x? Okay, so ang hinahanap po niya dito ay y-intercept. Okay? So, mula po sa ating polynomial function, kapag y-intercept po ang hinahanap, let x is equal to 0. But notice, yung ating pong lahat ng terms, kapag nilagyan po natin ng 0, let us say dito po sa x raised to the 4th power, pag ginawa po natin 0 yung x raised to the 4th power, ito po ay 0. And then, yung x raised to the 3rd power, yung x po dito ay 0. So, 0 times 6 is 0. So, 0 na po itong dalawang terms. Then, ito po ay 0 ulit. And then, yung x po dito ay 0. So, 6 times 0 is 0 din. So, if you're going to simplify, lahat na po yan ay 0. So, therefore, ang kanyang y-intercept po yung polynomial function na ito, kapag ganyan po na lahat po ng terms ay may variable na x, so 0 po yung kanyang x-intercept. So, letter A po yung sagot natin dito po sa number 6 question. Okay, so how about this number 7 question? If you will draw the graph of y is equal to x times x plus 3 raised to the 2nd power, how will you sketch it with respect to the x-axis? So, yung hinahanap po ng problem or ng question ay, ano daw po yung sketch ng graph na ito with respect to x-axis? So, we have letter A question. Sketch it crossing both negative 3, 0 and 0, 0. Sketch it crossing negative 3, 0 and tangent at 0, 0. Letter C. Sketch it crossing both negative 3, 0. Sketch it crossing both 3, 0 and 0, 0. Okay, so, asan po kaya dito yung graph ng ating polynomial function na y is equal to x times x plus 3 raised to the 2nd power. Okay, try po natin. Kunin po natin yung kanyang x-intercept kasi dadaan daw po sa x-axis or with respect to x-axis po yung hinahanap ng problem. So, yung factor po dito na x, ang x-intercept po dyan ay x equal to 0 since x lang po yung kanyang factor. At ito pong second factor niya na x plus 3 raised to the 2nd power. So, that is plus 3. Kapag kinuha po yung value ng x, change the sign, magiging x is equal to negative 3. So, ibig sabihin, ang x-intercept po dito ay 0 at yung isa ay negative 3. So, notice that, i-cross po niya yung, since x-intercept, negative 3, 0. So, may negative 3, 0 sa letter A, may negative 3, 0 sa letter B, at may negative 3, 0 sa letter C. Pero, isa pang kanyang x-intercept ay 0. So, ito po ay point of origin, 0, 0 at 0, 0. So, in this case, ang pamimilian po natin ng sagot ay letter A and letter B. Yung pong letter B, may nakalagay po ditong tangent. Hindi po siya tangent, kundi i-cross po niya. Kaya dapat, ito pong sagot natin ay letter A. Sketch it crossing both negative 3, 0 and 0, 0. Okay? So, our answer is letter A. Okay, so how about this number 8 question? What are the factors of the polynomial function f of x is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6? Okay, so ito po yung ating 4 choices, A, B, C, D. So, ililib ko po as your exercises. Sagutan po ninyo yung question na ito at yung sagot po ay nasa end ng video na ito. Salamat po sa panonood, kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka lang po dito sa aking channel. Okay, so yung sagot po natin dito sa number 8 ay letter A. So, congratulations po kung tama yung nakuha mong sagot.